pangkalahatan, yung mga Muslim, yung pagkakaisa, related sa mga related sa mga pagkakaisa ng mga tribo, ng mga Muslim, tulad ng mga Tausog, Maranao, Dayan, mga tribes ba? Kumbaga nandiyan na lahat. Kasi ang ibig sabihin ng Basang Moro, nandiyan na yung mga culture, yung pangkalahata, yung mga pananaw ng mga Muslim, yung mga tribes ba? Nandito ng lahat. Pamamuhay tulad ng mga saan nanggagaling natin ng tulad ng Mindanao, di ba? Nandiyan yung mga example natin yung mga kalikasan doon, di ba? Diba, parang kawalan sa atin pag nawala ang Mindanao dahil yan ang part na sentro ng Luzon. Pag nawala ang Mindanao, parang yung ano po ibig sabihin yung pangnabuhay o income mawawala at hindi lang doon sa Mindanao pati na related sa Pilipinas pag nawala ang Marawi. Okay. Kaya yun ang ibig kong sabihin. Kumbaga ang mga Muslim kaya pinaglalaban ang Mindanao kasi pag nawala yan nawala din yung mga culture ng mga nakaposer yan Muslim da. Kayo yun. Da. Para sa akin hindi masama ang mga Bansang Moro kung may dudurok ito sa Pilipinas. Alam mo bakit? Kasi bakit ganoon? Pag sinabing Bansang Moro parang ang laking epekto ng Pilipinas. Parang nandiyan na yung masama. Tulad yung ISIS. Iba naman ang ISIS sa Basang Moro eh. Hate din namin ng... Kasi sa inyo, ang ibig sabihin sa inyo Moro, pag sinabing Basang Moro, parang ang laki ng epekto sa inyo ang Basang Moro, di ba? Apo. Di ba kahit naman sa inyo, malaki epekto sa inyo. Para sabihin ko sa iyo, ang Basang Moro, hindi masama kasi nandyan na kasi... Kumbaga pag ang pinag-uusapan ng Pilipinas, nandiyan na yung Basang Moro, hindi mawawala yan, dahil nandiyan ang Muslim. Diba? Hindi na mawawala yan, kahit sa buong mundo, may Muslim talaga yan. Kaya yun ang ibig ko sabihin, hindi masamang epekto yan ng, sa Pilipinas ang Basang Moro. Kung wala yan, paano na yung mga Muslim, diba, yung income na mawawala sa inyo at para sa amin?